Anong mga pagsubok ang nadaanan mo sa barbershop? Like, pinakang worst na nangyari doon sa loob ng barbershop, pinakang inaway ka ng client, yung mga ganun ba? Anong pinakang worst na sinapit mo rin sa barbershop? Grabe. Yung muntik na tumululu ako, yung gunting ko, noibi. Tapos, as in na, ipit talaga to. Grabe. Oo, yung, di ba, alam mo naman yung dito natin. Oo. Tapos yung gunting natin na tabako na nain na basyada pa. Pag once naipit mo yun, talagang bounce yung tabas pa ganyan. Tanggal talaga yun. Namumuti yan Pag puti, pula. Paglagitik, pagtingin ko, pumuti. Pag maya-maya, tumulo na dugo dito. Parang di mo alam anong. Tapos ang nagpagupit, siyempre, pag nakita mo yung glinty na kamotor, sasakyan panahon na yun, siyempre, mayaman yun. Saka may pira din talaga. Dumako naman tayo dito sa, ayun na nga, paano ka nakarating ng Australia? Ito naman ang pinagmula nun. Si bago ko umalis ng Australia, nag-apply una ako 2016. Tapos pinaka ano naman doon, 43 kaming nag-apply tapos yung kukuhain. Dalawa lang, yung isa doon reserve pa. Aroy, 43 kami nag-apply, ganun kami karami. Tapos yung model kukuhain sa iyo doon lima rin. Dadalin mo yun. Nagpasa ko resume, nag-interview kami, nakapasa ako sa interview, sa haircut. Tatlo lang napas ako, mayroon ako mga ibang haircut na din nakapasa. So, laglag ako, hindi ako nasilake. So, yun, wala. Tapos, siyempre, uwi na ako noon. Laglag ang dibdi ang balikat, uwi. Tapos, ang mga kinuha doon, Bruno's Barbers talaga, kasi alam naman natin. Pero di ba that time, nasa man ka na? Hindi man. Pa. Oh, wala ka pa sa man doon? Dito pa ako 2016. Ah, okay. Nasa man ako 2018 eh. Ah, so pag kahit pala wala ka pa sa man, nag-apply ka na talaga pala? Nag-apply na ako doon. Ah. Ito yan, ngayon same yan, yung agency niya? Yan pa rin yun. Di, okay, tuloy ang buhay, ganun, tuloy ang buhay. Tuloy ang buhay, trabaho. Sige, tuloy trabaho. Tapos yun, simula noon, mga isang buwan siguro, hindi ako naka-recover noon. Iniisip ko talaga sa sarili ko. Depress ka noon kasi. Sabi ko. Yung rejection sa sarili. Yung rejection sa sarili ko. First time ko yung ganun eh. Kasi baga, first time mo mag-apply sa mga ganyan. Tapos na ano ka pa, no? Pero gumastos ka na rin. Hindi pa. Buti wala pang ano, involved pa. Na ano. Wala pang involved na ito. Tapos, yun na, nung sige, tuloy lang ang trabaho. Tapos, nag-intake sa isipan ko na siguro kailangan ko na rin mag-upgrade kasi plano ko nga mag-abroad kasi pag tinatawag kasing abroad, pumapasok agad kasi sa sarili natin pira eh, makakaangat ka agad sa buhay. Tama. So yun, iniisip ko talaga na siyempre mga Brunos, kilala. Sila yung unang nasi-select, no? Oo, baga sila yung recommended talaga. So yun, nag-apply ako sa Brunos, tapos nagpa-refer ako kay John. Yun nga si John, yung tumulong din sa akin na makapunta doon. Tapos, nag-apply ako Brunos. Na-reject ako. Na-reject ako sa Brunos. Pilit lang. Gusto ko talaga umangat. Gusto ko ituloy ko yung passion ko. Kasi hindi ko rin magawa mapaganda yung gawa. As in na mapaganda. Kasi alam naman sa turo-turo. Mabilisan. Yun. Kaya, sige, apply ako sa mga gandang shop para at least quality talaga. Habol ko doon, kailangan ko i-upgrade yung skills ko para pang-abroad na rin ba? Yun, oo. Nag-upgrade ako ng gamit, lahat, in-upgrade ko yung skills ko. Tapos lahat ng mga seminars, hindi ko na pinalagpas yung mga seminar natin sa WAL, yung ganun. Tsaka, siyempre, ang lahat na yun, dahil sa tulong nyo ron yun, sa tulong nyo, sa mga kilala ko katulad nyo, tapos sa mga kalinga kasi, galing akong turo-turo, wala akong skills na. Siyempre, paglabas ng modern fade, hindi ko kakayanin. So, yun. Lahat na yun, lahat ng mga kaibigan ko, simula sa Ngalinga, sa mga kilala ko sa barbershop BCP, barbershop community, nagtatanong-tanong na ako. Halimbawa sa fading, kung anong mga technique, pag-apply ng wax, pumid, kasi nag-boom na rin ang pumid. Anong time na yun? Nag-boom na? Lahat na, nag-upgrade na ako, tapos pati pagkuha ng mga picture-picture, kung anong mga angle, tapos tatanong na rin kung anong pinakamagandang cellphone. Kasi yung cellphone ko, Cherry Mobile. Tapos paglabas ng Huawei, nabili na rin ng Huawei, Oppo. Sa Oppo dati, maganda na rin camera. Din yun,
So, nag-apply ako doon 2010, na-reject, 2016 na-reject ako, tapos 17, 18, dalawa, 19, 20, yung hanggang 21. Kada may hearing doon sa agency, binimessage ako. Na, ah, talagang nakaano ka? Kasi may, kumbaga naka-reserve ka na doon sa kanila, o oh, na-record ka na. Tinatawagan pala nila? Tinatawagan kami, Raymond, may hiring papuntang Australia. Pwede kayo mag-report sa ganitong araw. I-interviewin kayo tapos magdala na lang kayo ng updated na resume. Resume, oh. So, yun na yun. Wala, hindi nire-reject ko na yun. Wala na, hindi na. Ay, ayaw mo? Na, ayaw ko na talaga. Ah. Na parang nawala na ako ng hope na yung ganun sabi ko. Tsaka, maganda na yung kitaan sa money. Tama, oh. Maganda kasi yung kitaan sa money. Sipin mo ang kitaan sa money, pag-boom talaga namin dyan. Oh. Yung pinakasagad ko na kita sa 6 na araw, 15,000 sagad yun. Anim na opening, araw? Closing. Oh, hindi ano, malinis na 'yun? Malinis na 'yun. 15,000 pinakamababa ko diyan, 7,000 sa 6 na araw. Malinis na 'yun. Pero yung tip, wala pa, yun. Pa yung tip. Bro, hindi pala. Buong so 'yun na 'yun, nag-intake na sa sarili ko na 'yun nga. Na wag na. Oo, oh, okay na. Ayaw ko na mag-abroad. Okay, dito na lang ako, saka masaya na ako tapos. Siyempre nakakuha na ako ng bahay. Doon yung bahay ko na 'yan, doon dito ko na nakuha sa man. In-apply ko 'yun sa pag-ibig. Dahil sa man, nagkaroon ka ng ano? Bahay. Ayos ah. Oo. Ilan taon ka ba sa man? 5 years. Ayoo nga. Tsaka yung papeles mo, dahil okay yung kita mo, i-approve ka talaga ni pag-ibig, oo. Diba? Ayos sa man ko na yung nakuha yung bahay ko. Ito, ayun ito naman, inupahan ko lang to kay Bayaw. Di, at least, diba? Biruin mo yun ah. Di lang pala sa, wala pa dito yung sa abroad ah. Sa man pa lang to, mga boss. O di, para dumating yung point na talagang ano, ginusto mo na ulit na ano, mag-Australia. Wala talaga akong gaano mag-Australia na kasi maganda nga yung kitaan. Oh. Din si John. Hmm. So, simula noon, siyempre, lagi na kami nag-uusap ni John. Siyempre, naging kaibigan ko na rin. Last din ang applyan ngayon, mga bandang alas 4, minisis niya ako, sabi niya, magpasa ka ng resume ganito. Kasi sabi niya, dito yan sa amin. Sabi niya, i-recommend kita kay boss. Pag sabi niya yung ganun, sabi ko, ano ko, hindi ko malaman kung anong gagawin ko eh. Sabi ko, siyempre excited hirap, ako eh. Di, ang hirap din mag-desisyon eh. Kasi okay ka na rito, tapos magta-try ka doon. Kaya nga. Di ba? Paano may babalansi yung sarili mo ulit? Pasok ako noon. Message din ganyan, sabi ko. Nag-iisip din ako. Sige ang gupit. Nag-iisip ako ganyan. Sabi kong itutuloy ko. Kasi ang iniisip ko noon, ang gastos eh. Mm. Kasi malaki eh. Asara, malaking gagastos. Malaki eh. Nga, o. Oh. Dami ko nang rason kayo dyan. Sabi ko noon eh. Wala akong ganyan-ganyan, wala akong pira. Hmm. Sabi niya, huwag mo munang problemahin yung pira. Sabi niya, mag-apply ka muna, ipasa mo yung resume mo sa agency. Ngayong araw na lang ang pinakalas na tanggapan ng resume. Sabi ko, ang gagawin ko, nandito ako sa barbershop. Doon na ako lalo nag-rattle. Paano yun? O, paano nga yun? So, ayun, kasi yung man barbers may opisina sa taas. Tumakbo ako doon sa taas, nagpagawa ko resume. Ginawa namin resume, pinasa ko. Hindi namin masinsin, hindi kami marunong magsin kasi email. Sa email. Oo. Ang nangyari, siyempre naka-ipon ako noon, yung resume namin, pinicturean ko, tapos yun ang sinin ko. Picture lang yun, hindi pa email. Hindi pa email, tapos sumawag yung agency sa akin, sabi niya, Raymond, ano tong resume mo? Picture man naman to, hindi email, kasi pag email dapat PDF file yun eh. Tsaka ano, parang pag sa email kasi formal eh. Oo, oh, formal. Sabi, ulit, update. Sabi niya, i-approve na kita. Basta i-update mo lang ito ulit. Tapos ipasa mo PDF file. Sabi ko, sige ma'am, gagawin ko po ng paraan bukas. Yun, naayos. Mula nung gabi na yun, umuwi na ako dito sa bahay. Hindi na ako nakatulog noon. Siyempre, grabe. Paano kaya ito? Grabe, paano kaya ito? Australia? Parang hindi ko na malaman kung anong gagawin ko eh. Siyempre, pero kabado na siyempre kampante ako kasi recommended ako. Recommended ako eh. Tapos. Sabi ko, hindi rin siguro ako mapapahiya kasi meron akong TikTok, meron akong Instagram, meron akong Facebook page. Sabi ko, kung i-stock man to, hindi ako mapapahiya kasi nakita mo naman yung mga improvement ng gawa ko, di ba? Kaya nga eh. Sabi niya, Raymond, kaya mong magdala ng model galing sa Cavite, papunta rito sa Manila. Sabi ko, boss, maghanap ako. Sabi ko, ito na yung yung hinihintay ko eh. Sabi ko, gagawin ko po ng paraan. Sige. Kumbaga, ano, trade test? Yun, pagtapos interview, tapos trade test. Ah. Pag trade test na namin, yun. Dala ko ng model, doon ko nalagay. Kumbaga, yung model ko kasi binili ko yun, mahaba yung buhok eh. Kasi ang gagawin namin babae? Lalaki. Gagawin namin gupit, barbers, zero fade, skin fade,
skin feed na baskat, saka mallet, bali apat. Marami rin pala. Yung binayaran ko na model doon, grab driver, ang book niya hanggang dito. Sabi ko, Brad, ibigyan kita ng 1,000 pagpagupit ka lang sa akin hanggang makalbo. Pinakitaan ko sa ng picture eh, ganito na yung kalalabasan, nakabaskat na, number 4. Pero yung book mahaba, sabi ko na, i-start tayo sa ganitong gupit, sa mallet, tapos barbers, tapos ear fade, tapos skin fade. Okay. Isang model lang. Isang gawan model lang. Dapat, so good yung nahanap mo dahil mahaba ang buo. Oo, yun nga. Buti yung buo. Ayaw niya, 1,000 eh. 1,000 binigay ko, binayad ko sa kanya. Di, buti yung umayad okay, kasi. Umayad. Kumbaga, di kahit 1,000, kumbaga yung buhok mo, alaga mo, di ba? Pero buti yung umayad talaga. Umayad. Sa yun, kumbaga siguro, para talaga sa akin. Oo. So, yun. Ang pinakamasaya na part, dito na yung sa trip test. Trip test namin. So dahil recommended ako, ando na si boss na nasa likod. Sa akin na tumututok si boss. Nagugupit ako, nandiyan na sa likod. Siyempre ako. Grabe ang ano ko noon. Personal nandito yung boss niya, no? Kung siya nag-interview sa amin. Siya rin nagpa-trip test. Yung may ano tao lang siya. Parang na ano naman grabe yun. Grabe ng ano ko nun, parang yung katawan ko sasabog sa kababa. Oo. Yung ano ka nun, tawag dyan, pressure. Pressure ka nun, no? Pressure ka nun. Narattle ka na. Kasi, magugupit ka. Nag-aahit ako nun, nag-detailer ko, di ba? Mag-detailer. Yung sa sikat dito. Nahawakan ko yung ganito ko kasi nanginginig eh. Talaga? Oo. Kahit sobrang tagal mo na nagugupit. Tapos, yun, nakita ni boss na nanginginig ako. Tapos, yung unang nag-treat test, nakasukat. Yun, sabi ni boss, huwag kayong kabahan. Magpakalma muna kayo. Sabi niya, huwag na kayo mag-ahit kung ninenervyos kayo, sabi ano ni boss. Ano intindihan niyo, no? Huwag kayong mag-ahit kasi pag nakasugat kayo dyan, mahirap na. So, grabe yung nginig ko nun. Detailer ako lang ganyan. Nanginginig. So, yun. Sa walo kami dyan, ang ano kasi ni boss, kailangan sa isang oras, yung apat na gupit na yun, matapos mo. Isang oras? Sa isang oras. Sigo, hirap na. Gugupitin mo mallet, barbers, tapos zero fade. Pagtapos mo ng zero fade, i-skin fade mo yun. Yun, basta kailangan matapos mo yun sa isang oras. Hindi mahirap. Paano mo nadali? Yun, paano ka, gugupit. Tapos nandyan yung boss mo. Oh. Nandyan sa likod, tumitingin, tinitingin ka, ganyan. May hawak na envelope. Siyempre, ikaw, umiiskurang ka. Halimbawa, sa akin kasi pangarap ko na yun. Saka nandyan na ako, sabi, tudo ko na. Tudo ko na talaga, bahala na, hindi na ako, bahala na. Sabi ko, yung ganun, bahala na. Yun, natapos ako pinakauna eh. Natapos mo yun? Lahat? Sabi ko, tapusin ko na to, bahala kasi na. Kasi bibilisan mo din dahil may oras eh. Oo, kasi ang sabi ni boss, kailangan ko ng barbero na mabilis kong pet, saka malinis. Tinapos ko na, sabi ni boss, sige, okay na yan, Raymond. Huwag mo nagdating sa pera, yun.